Plus News Update. Sa ating mga balita, dalawa patay sa banggaan ng dalawang barko sa Batangas. Presyo ng mga bilihin noong Enero bumaba umano sa 2.8 hanggang 3.6% ayon sa BSP. Philippine Development Plan para sa taong 2023 to 2028 isinapubliko ng NEDA. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawa ang kumpirmadong patay sa nangyaring banggaan ng dalawang pampasaherong barko sa katubigan ng Verde Island sa Batangas bandang alas 12:30 ng hapon nitong Miyerkules, January 31. Base sa inisyal na investigasyon, ang ferry na Ocean Jet 6 ay mula sa Batangas patungong Calapan Oriental, Mindoro, habang ang Hop and Go 1 na water taxi ay mula naman sa Batangas patungong Puerto Galera na mangyari ang salpukan ng dalawa. Ayon sa PCG, dalawang crew ng Hop and Go 1 ang naiulat na nasawi sa trahedya, habang dalawa namang Chinese passenger ang sugatan. Agad namang nailigtas ang mahigit 100 pasahero at halos 90 crew ng Ocean Jet. Patuloy naman ang ginagawang imbestigasyon sa insidente. Inaasahang huhupa ang inflation rate noong Enero, pangunahin na ang presyo ng mga gulay at asukal sa mga pamilihan ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ayon sa BSP, nasa pagitan ng 2.8 hanggang 3.6% ang projected inflation rate nitong nakaraang buwan, bahagyang mas mababa sa naitalang 3.9% noong Disyembre. Dagdag pa ng BSP na ang inaasahang 2.8% hanggang 3.6% na pagtaas ay dahil na rin sa mataas na presyo ng agricultural items tulad ng bigas, karne, prutas at isda. Kabilang din dito ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, elektrisidad at tubig, bahagyang adjustment ng sin taxes at depreciation ng piso. Patuloy naman ang pagmomonitor ng BSP kung may pagbabago sa kanilang projection rate. Isinapubliko na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang Philippine Development Plan o PDP para sa taong 2023 to 2028. Kabilang nga sa agenda ng administrasyon ang mas mapabilis ang digital transformation, pagpapalakas na ugnayan ng agricultural, industrial at service sector at pagpapahusay sa tungkulin at kakayahan ng mga LGU tungo sa pag-unlad. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, umaasa ang ahensya na maging gabay ang PDP 2023 to 2028 para sa mga mambabatas, private sectors at mga miyembro ng civil society sa pag-iimplementa ng mga nasabing adhikain. Bago pa man isinapubliko ang PDP, nauna na itong ipinakita ni Balisacan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang mga gabinete noong 13th NEDA Board Meeting noong nakaraang Biyernes, January 26. Para sa Kidlat News Update, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Can we say bilang na ang araw ng problema natin sa internal conflict natin? Sa terrorist, extremist, CPP-NPA? Sa ilang dekadang pagkaipit ng kanlurang Mindanao mula sa bangungot ng digmaan, paano nito nahadlangan ang pagnanais na mamuhay ng malayo sa peligro? Hanggat andyan yung mga local terrorist groups, threat pa rin yan. But of course, in our end as military, we make sure that di sila makabuelo, hindi sila makapag-conduct ng mga terroristic activities. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, abangan ang eksklusibong panayam ni Cesar Soriano kay Lieutenant General William Gonzalez, Commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. I'm confident that we can finish the internal security problem of our country anytime soon. Tunghayan ang pagsisikap ng pamahalaan para mapalaya ang kanlurang Mindanao mula sa kamay ng terorista. Magandang Gabi Pilipinas, dito lang sa PTV. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.